Hello YouTube, ang papakita ko sa inyo ngayon itong KZ-AS16 Pro. So ito yung bago ng KZ, ito yung pure na balanced armature driver. So ito yung box nya. So alam ko flagship to kaya ganito yung box ng nitong AS16 Pro. So ito, ang kinuha ko is color black. Meron siyang available na color na kulay black tsaka cyan. Tapos meron siyang option kung may mic o wala. Tapos, yan. Impedance niya is 18 ohms. Yan, ito yung design niya. Yan. So, katulad ng mga ibang KZ flagship, meron siyang ganitong bakal. Ano ba nakalagay dito? 16 driver na balanced armature. So, yan. Pure na BA siya. Tapos, ito yung mismo IM. Tabi muna natin yan. Yung kable niya kapares lang din ng ibang KZ. So, ayan. Okay naman siya. Walang masyadong special dito sa kable na to. Hindi din siya ganun kabilis mag-oxidize. Yun lang kagandahan dito. Tsaka malambot naman siya. Pero, ayan. Ang lang maganda lang dito is sobrang simple. Yun. So, kung mahilig ka sa mga maraming cores, ganyan. Bumili ka na lang, syempre. Alam, bigyan kita. Ayan. Tapos, ito yung manual. Tignan natin yan. Tapos, ito yung ear tips niya. Ito yung kasama na stock ear tips. Ano? Kung nagustuhan ko itong ear tips nila, lakayan natin. What? Tapin. Ayan. Yung ganon trip yung ear tips nila. Kasi parang katulad siya nung dati. Tapos hindi ako makakuha ng magandang seal dito sa IEM, sa ear tips na to. Tapos nagtry akong gawing i-reverse. Mas okay sa akin yung reverse. Pero para mas okay, bumili ka na lang ng ng ibang ear tips na mas magandang fit. So itong KB Ears 07, mas okay yung seal. Yeah. Tsaka parang pag ito yung suit ko, parang medyo parang nalalaglag. Ito yung part na to, parang kasing nakaangat to eh. Parang pag ito yung ear tips na gamit ko, hindi siya makapag... Ewan ko? Parang malalaglag na ewan. Kasi malaki siya eh, no? So yun. Bili na lang kayo ng ear tips. Hindi ako nagandahan dun sa stock na ear tips. May katigasan din siya. Tsaka ang pangit ng tunog. Pero mas maganda kung sobrang titipid kayo, reverse nyo na lang. So dito tayo sa mismo IEM. Ayan, pakita ko sa inyo. Ano to, tag dito. Ayan siya. So, 8 na balance armature kada isang side. So, ayan siya. Itong faceplate na to, mas maganda yung faceplate na ito kaysa dun sa Lyra. Mas mukhang quality. Tsaka yan, hindi siya, tingin ko, magagasgas pa rin naman to kasi plastic pa rin. Pero hindi siya katulad nung sa Lyra. Ito yung mismo faceplate na to. Mas maganda yung quality niya. Tapos yung gilid niya is metal. Yan. So, yun yung nakalagay, right. Tapos, usahin nyo na lang, professional. Ako hindi ako fan ng mga ganyang mga text eh. Pero wala, nandyan eh. Tapos yung shape nya, parang pag sobrang liit ng tenga mo, hindi ito aangkop. Kasi malaki siya eh. Tapos kung sobrang liit ng tenga mo, sa akin okay lang. Pero may mga tao kasi, katulad ng kapatid ko, maliit yung tenga nya. Kung ganito yung suot niya, tingin ko hindi siya magpipit ng maayos. Kasi parang pag sinuot niya, parang medyo nakausle. Tapos lalo na kung yung ear tips pa na Starline yung gamit niya. Yun. So, yun. I-consider niyo kung bibili kayo na ito, kung yung fit, kasi medyo malaki siya. Tapos, yung sa tunog naman nito, yung bass niya, tight yung bass nito.
Hindi siya sobrang, ito hindi yung base nito, hindi yung hindi siya parang ESX, hindi siya parang DQ6S na susuntukin ka, hindi siya ganoon. Tight lang na fast yung base niya. Para sa in level ng base para sa akin, hindi ko masasabing sakto lang eh. Parang katamtaman ganoon. Pero may base siya, may base to. Tapos yung mids naman, may base siya, yung base pala, walang masyadong note weight. So wala siya masyadong sa base. Tapos yung mids niya, medyo elevated. Yung base at saka mids, maganda yung pagkakahiwalay. Yun. Wala siyang kahint-hint ng pagkangungo itong IEM na to. Pero ang ayoko lang din kasi sa kanya, wala siyang masyadong note weight. Kasi nga, ako medyo gusto ko yung ganun eh. May pagka DQ6S. Medyo may bigat, ganun. Tapos, may pagka-tame. Ito naman, ang ayoko sa IEM na to, yung mids nga niya, medyo elevated nga siya. Kaso, sa ibang tracks, may mga peak. Tapos, nararamdaman ko na yung ibang sa kanta, yung mga S tsaka T, yun, may pagkasibil lang siya konti. Pero hindi naman siya sobra. Para sa akin, tolerable pa naman. Pero sa ibang tracks, na-emphasize yung S tsaka T. Yun. Yun ang ayoko dito sa IEM na to. Pero yung tuning na ito, may pagka mid-centric. Yun. May pagka mid-centric na wala masyadong note weight. Ganun siya. Kung nagustuhan ko ba tong IEM na to, magsisinungaling ako kung hindi ko nagustuhan. Sasabihin ko sa inyo hindi ko nagustuhan, pero yan. Nagustuhan ko siya. Ang pinakamaganda sa IEM na to yung separation. Details okay din. Technicalities maganda. Yung pagkabukod-bukod ng mga instrument, vocals, maano mo talaga na magkahiwalay sila. Hiwa-hiwalay ba naman yung driver eh. Yun yung pinakaunang mapapansin mo. Yun nga lang, medyo nakaka-off yung peak sa mids. Yun. Tapos sana, may note weight ng konti. Pero, ayan. Okay naman siya. Medyo kakaiba yung tuning na itong IEM na to. Pero, maganda kasi, at least, di ba? May mga iba naman. Di puro V-shape, di ba? So, kung may tanong kayo, comment nyo na lang sa baba. And thanks for watching and don't forget to subscribe. Bye!